Hello guys, once again, this is Niño Salenga and welcome to my channel. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button, gaya din ang notification bell upang kayo ay always updated sa mga videos and vlogs na aking i-upload sa aking YouTube channel. Ang ating pong tutorial sa video na ito is about converting JPEG into PNG files. When we say JPEG, it is usually the picture itself na kung ano po yung kuha natin na may background. At kung ano naman yung PNG files, ito po yung picture na ang yung subject lang without the background. Using the application downloaded from Play Store, which is what we call the eraser. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano po yung pag-erase ng background in just one click. Pero bago po yun, bago natin simulan yung tutorial dun sa video, kailangan mag-prepare muna tayo syempre ng pictures na i-convert natin. So, ano po yung dapat natin gawin? Ang dapat po natin gawin is maghanap po tayo ng background, plain background, any colors, basta plain background na hindi kakulay ng suot ng subject. Let's say for example, nakasuot ako ng navy blue na t-shirt, maghahanap ako ng light background na mas madali kong may erase para in just one click, tanggal yung aking background. So, bibigyan ko kayo ng sample. Guys, katulad nitong wall na ito, ang wall is kulay cream or white. Maganda siyang gamitan or maganda siyang gawing background ng picture para mas madali na ma-erase natin. Kaya lang medyo magkakaproblema ako dahil yung damit ko may white. Mag-change ako ng color ng damit ko para hindi siya pumalo dun sa kulay ng aking background. Okay, so yan po guys, nakapagpalit ako ng color ng damit. Although meron siyang white, pero at least ang importante is wala siya sa edge ng aking damit. Para pagkakinlik ko yung one-touch button doon sa application ng eraser, madali matatanggal yung background na hindi maapektuhan yung damit na suot-suot ko kung saan yung kakulay ng background is wala sa edge, kundi na sa center. Yan lang guys, at panoorin natin ngayon ang video tutorial about the application eraser. Okay, so guys, ang tawag pala sa application na to is background eraser. Nga, dahil ini-erase niya yung background. Binaliktad ko lang. So, ang gagawin natin ngayon, puntahan natin yung application na na-download ko from Google Play Store. Na-download ko na siya guys, no? So, puntahan natin yung background eraser. So, ito siya guys, yan. Okay, so pagdating nyo dyan, syempre iloload natin yung photo na gagamitin natin. Lalabas dito yung recent photos na kinuha ko. So click natin yung photo na gagamitin. Then i-crop natin. Then check. Yan. So lalabas ngayon yung mga menu na extract, auto, magic, manual repair, and zoom. Siyempre, pagka nag-e-edit tayo manually, kailangan natin iso para makuha natin yung edge. Try muna natin gamitin yung auto. So, pag pinindot nyo yung auto, parang mark ng shotgun yung makikita nyo. So, i-click nyo lang siya outside dun sa background. Pag-click nyo, automatic tanggal yung background. So, ganun kadali guys. Kaya lang, kung mapapansin nyo, medyo naapektuhan yung kamay ko dahil siguro nag-reflect yung background sa kamay ko, sa braso ko pala. Nag-reflect yung background sa braso ko, i-undo natin siya. Ang gagawin natin is i-manual natin yung area na to, yun lang area na yan. Mapapansin din natin dito na may natira pa guys, pero mamaya madali na trabaho niyan. So undo muna natin siya. Yun, so medyo lumapit no. So, i-zoom natin siya, tapos magma-manual tayo. So, manual, erase natin kung saan yung naapektuhan kanina. Yan. So, pag na-erase niya yan, okay na yan. So, i-zoom out natin uli. Yan. So, ngayon, gagamitin na natin yung auto, yung kanina, para i-click natin sa area na yun, then yun. So, hindi na naapektuhan yung aking braso. Nakita nyo guys, kasi minanual ko muna kung saan part yung naapektuhan. Pero mapapansin natin na itong isang dual edge naman is may naiwan. Siguro dahil yan sa shadow. Madali na yan tanggalin guys.
using the auto, then i-click natin niya sa area na yan. So, wala na siya agad. So, ganun siya kadali, guys. Yung sa buhok, ganun din. Click-click lang tayo ng click-click lang. Or kung gusto niyo, pwede naman nating tanggalin na lang yan manually. Total, hindi naman importante yan. Hindi naman siya ganun ka-importante. So, manual, tanggalin natin siya. Para magmukhang malinis lang yung ating JPEG files. Yan. So, at least mayroon pa rin konting buhok-buhok dyan. Pero, ayusin natin para hindi pangit tignan. Tanggalin na natin. Manual natin siya. So, bago siya i-save, make sure na tama yung ginawa nyo. Meron kayong edge na hindi naiwan. Sumagat na siya. Ngayon, check natin. Paano natin malalaman na meron dyan ang hindi naiwan? So, papalit. I-zoom out muna natin, ha? Yan. So, gamitin natin yung background color niyan. So, makikita nyo, di ba? May mga naiwan ako na edges. Yung sa pagitan ng aking mga hita, tanggalin natin yan. Yung mga tira-tira niya sa gilid, ayan. Madali na siya tanggalin. Zoom out. Yan. So, lilinisin na lang natin yung edges na yan using nung manual. So, hindi na siya ganun kahirap, guys. Ngayon, ang tanong, bakit ba ako gumagamit nitong PNG files? Maganda kasi yung PNG files, wala siyang background, pwede mo siya ilagay sa mga pictures o sa mga gagamitin mong thumbnails na ano, na ipipaste mo lang siya doon. So, manualin muna natin yung mga gilid para malinis tignan. So, start tayo sa baba. Linisin natin, tanggalin natin yung mga puti-puti na yan. Hindi naman siya kailangan straight na straight kasi kainaman dahil tela naman yung tela naman ang damit yan. So, hindi na halata kung baluktot man yung crop mo dyan o hindi. Basta importante, matanggal yung mga dumi-dumi dun sa gilid, dun sa edge. Yan. Okay, so hindi naman natin natanggal lahat, pero meron siyang option pa ano matatanggal pa yung edge. Dahil pag check mo sa kanya, check, tanggalin natin siya ng, yan. So ito yung pang clean din ng dulo. So makikita nyo, may nawala na. Nawala, pero ingat din guys ha, kasi makakrap din yung mga edges niya dyan. Then save na natin siya. Pag save natin sa kanya, so yan na siya, finish natin. Makikita nyo siya dun sa gallery. Nandun siya sa eraser. Ayun. So, ayan na po siya. Kung gusto nyo yung balikan, dahil meron pang hindi malinis, mababalikan naman natin yan, guys. So, ang gagawin nyo lang, kung kunyari, no, babalikan natin. Punta kayo sa eraser, background eraser uli. Load photos. Then, puntahan nyo na yan. Ayan na siya. Puntahan nyo to. So, adyan pa din siya. I-check natin yan. So, yan pa din. Naka-PNG pa rin siya. Napansin ko kasi yung sa ulo kanina eh. So, linisin lang natin yung sa pinakabuhok. So, crop natin. Linisin natin yung gilid. Yung mga gilid-gilid. Yung edges. Sina natin ito. Check. Save natin ulit.
Ang mangyayari ngayon dyan, guys, madodoble yung files. So, syempre, kung ano yung latest, i-delete na natin yung kanina, yung previous. Yan. So, paano gagawin natin, guys? So, halimbawa, mag-e-edit ka ng picture using the poster maker dun sa unang tutorial ko. Makikita nyo kung ano yung kagandahan na nag-gumagamit kayo ng PNG files. So, punta natin yung poster maker. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya ipipaste, guys. Okay, so, create poster. Ito, ano lang po ito, ha? Sample lang po ito. Kunin natin, kunyari pang ano, kunyari pang YouTube. Total, mga YouTuber naman tayo. So, pili lang tayo dito kung ano gusto natin background. So, pili tayo ng background. Kunyari, ito yung pili tayo ng magandang background. Kunyari, ito yung background natin. Yan, tapos ipipaste ko dyan yung picture kanina na ginawa natin PNG doon sa eraser na album. Then, select natin, i-crop natin. Kayo pong bahala kung gusto nyo whole body or gusto nyo half body lang. So, ang gagawin ko ngayon dito is ganito, yung buo, yung kanina. Then, check. Siguraduhin nyo na wala kayong na-cut. Then, check. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. So, nasa inyo kung gusto nyo ng half body, pwede naman po. Ilakihan nyo lang yung picture. Tapos, i-drag nyo siyang ganyan. Yan. So, pwede rin siyang ganyan. So, then check, save. Gamitin na natin siyang design para yung layering ay hindi po mawala. Pwede ko siyang balik-balikan. Save na rin siya natin as image para sure. So, makikita nyo ngayon, ito ngayon, guys, yung finished product na gumamit tayo ng PNG files. So, ito na siya ngayon. Ayan. So, napakadali, guys, diba? Mas madali mag-crop ng picture using the plain background or yung wall na plain na background. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay subaybayan pa ninyo yung iba pa mga video tutorial, yung mga videos and vlogs na sa aking channel. At sana huwag po kayo magsawa sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Guys, maraming salamat. Yun lamang po at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!